Nakita ko rin kung paano bulagi ng mga pusit ang kanilang kalaban. Ang kanilang tintang itim, ginagamit pala nila para walang makita ang kanilang kalaban at makatakas. Kapag akyat kong ganon, nabasa sila Kuya Ederly, nabasa mga cameraman, and yung ginawang balabal namin, napuno siya ng tinta dahil hindi nga siya naka-dive sa ilalim ng tubig and ang lakas. Sunod-sunod na pusit ang aming nahuli. May pagkakataon pa na kakaahon lang namin ang mga pain namin, biglang may huli na naman. So our day ended up with 7 catch ng squid. Pagbalik sa Pampang, sa bahay nila Mang Edgar, dinadala ng mga mangisda ang mga pusit na nahuli. Magkano po ang bilihan ngayon ng mga good quality? Ang bili namin dito ay 80 lang. 80? Pero nagsimula yan ng magkano po? Naku, last year, umabot na 210. 210? Anong dahilan kaya ng pagkabagsak ng presyo? Ay, oversupply siguro. Oversupply. Pero dahil sustainable o konserbatibo ang kanilang paraan ng panghuhuli, hindi pa nalilimas ang mga pusit sa lugar. Maaari naman considered na sustainable dahil hook and line lang naman yan. So yung fishing gear na ginagamit nila ay intended lang para sa big squid. Sa Pilipinas, kung saan sinasabing nasa 80% na ng karagatan ang overfished o napangisdaan ng higit sa kakayahan ng karagatang magparami, sa lugar na ito, saganang sagana pa ang mga pusit. Aming pong karagatan ay napakaayos po dahil wala pong napasok po ng mga illegal na mangisda po sa aming lugar. Dahil po na nasasaway na po namin. Kaya mahalagang pag-aralan ng mga eksperto kung bakit sagana sa pusit ang lugar. Dapat magkaroon na ng research stock assessment habang hindi pa napapansin na nauubos na yung big squid stock. Habang hindi pa ito nangyayari, isang espesyal na sikreto muna na mga mangisda at tagapagbantay ang masaganang dagat na ito.